Ang taong may malasakit, hindi maubusan ng paraan. Pero ang taong walang malasakit, hindi maubusan din ng dahilan. Compassion. Malasakit. Alam po ninyo, madali sanang maramdaman ito. Kapag meron din tayong kahawig na karanasan na tulad nung nararanasan ng ating kinahabagan. Halimbawa, naranasan mo nang niloko ka. Abay, madali ka na sanang maawa sa mga taong niloloko ng kanilang kapwa. Naranasan mo nang iniwan. Naranasan mo nang siraan. Dapat nakaka-relate ka sa mga tao na iniiwan at sinisiraan. Ikaw ay mahirap. Ikaw ay dating mahirap. Dapat may awa ka rin sa mga mahirap. Hindi yung kukunin mo sa tamakmak. Hurting people hurt people. Victims become victimizers. So, dito papasok yung isang napakahalagang component ng compassion, which is action. So, hindi mo kinakailangan hintayin na maramdaman o kusang maramdaman sapagkat hindi masyadong garantiyan. Dapat ibigin mong maramdaman. Action that should start from here. Yung bang kahit wala ka sa kalagayan, pipilitin mong malagay sa kanyang kalagayan. Kahit hindi mo nararamdaman, pipilitin mong iyong maramdaman. Putting yourself into his shoes situation. Sabi nga ng kasabihan. So, compassion should not just be accidental. It should be intentional. Sometimes and most of the times, you must will it. You must badly want it for you to be able to feel it and therefore act on it. Kapag ganun ang nangyari, marami kang makikita ang paraan upang yung nangangailangan ay yung tulungan. Hindi ka maubusan. O isipin po ninyo, yung nakaisip ng community pantry na yan, maisip ba yan ang taong walang malasakit? Kasi ang ganda-ganda nung naisip, alam nyo kung bakit? Kasi ang tagal na nating pandemic. Don't you realize dati, ganado tayong magbigay, ha? Punta sa ospital, ayan, magpapa-cater pa kuminsan, o kaya magpaparepak ng mga food. Bumabaha yung tulong sa mga doktor. Bumabaha yung tulong sa mga mahihirap. Bumabaha! Hanggang sa unti-unting nagsawa. Di ba? Ang galing nung naisip niya. Kumbaga, nagkaroon ng spark, tumulong ulit tayo. Magbayanihan ulit tayo. Nakita ba ninyo kung hindi maganda yan? Hindi ba magkakasunod-sunod ba yan? Maisip ba yan ng isang taong walang malasakit? Hindi maisip yan ng isang taong walang malasakit. Malapa, pag-iisipan yan, racket lang yan eh. Nagpapasikat lang yan. Ang taong may malasakit, hindi maubusan ng paraan. Pero ang taong walang malasakit, hindi maubusan din ng dahilan. Pero, sa dalawang yan, yan sabi ko sa inyo, darating ang pagkakataon, ang walang malasakit, maubusan ng dahilan, hindi maubusan ng paraan ang taong may malasakit sa nangangailangan. Let's get more personal. Kayo, tayo, sa malasakit mo ba sa pamilya mo, sa asawa mo, sa kapatid mo, sa magulang mo, sa kaibigan mo, naubusan ka man ng paraan upang siya ay tulungan? Kung minsan nga kahit parang dead end na eh. Kung minsan nga kahit walang paraan eh. Parang ala na, kasi nag-iisa ka, single parent ka, o kaya bauna sa utang talaga, o kaya hindi ka nire-respeto, iniwan ka. O kaya, wala ka ng matakbuhan pa. Wala ka ng maasahan pa. Yung bang parang dead end na. Pero bigla kang makakahanap ng paraan. Kaya para sa mga taong tulad mo, na matindi ang malasakit para sa tao, para sa kanyang pamilya, para sa kapwa, pag nakagawa ka ng paraan, ano ang madalas na naiisip? Na itatanong, diretsyahan man o hindi, ng tao? Paano mo nagawa yun? Kuminsan, kahit sa isip nila, paano kaya niya nagawa iyon? Which I think is not a proper question. Kasi ako, ewan ko sa inyo,
nalakyan ko na naririnig ko lang yan na tinatanong sa mga superheroes. Lumipad! How did you do that? Bumilis! Paano nagawa yun? Lumitaw! Nawala! How did you do that? Lumakas! Nakabuhat ng mabigat! Paano mo nagawa yun? Sa mga may special powers yon, madaling sagutin yon. Superhero yun. Yung asawa mo, yung anak mo, yung kapatid mo, yung magulang mo, na nagsasakripisyo para sa iyo at sa pamilya ninyo, na parang kahit wala ng paraan, walang special power yan. Kaya hindi proper itanong, paano niya nagawa yun? Bakit? Kasi kahit siya, hindi niya kakayaning sagutin yun. Kung papaanong ang gabi ay naging araw at ang araw ay naging gabi. Kung papaanong kahit wala na siyang pahinga. Kung papaanong kahit parang mamalimos na siya. Kung papaanong kahit buong buhay niya ibuwis na niya. Kung papaanong kahit nag-iisa na lamang siya, naiahon ka pa niya at ang inyong pamilya. Tanungin mo siya paano niya nagawa yun. Hindi niya masasagot yun. Kasi maging siya, hindi niya kayang sagutin. Paano nga kung nagawa yun? Pero tanungin mo siya, bakit mo nagawa yun? Masasagot niya. Kasi ang sasabihin niya sa'yo, mahal kita. Kaya yung problema ginawa mo, inangkin ko. Yung sakit mo, niramdam ko. Kaya, ginawan ko ng paraan ito. Mga kapatid, sa problema sa pamilya, kahit sa ating bayan, kung ang pairali natin ay galit, inggit, siraan, pabonggahan, payabangan, politika, katamaran, kaduwagan, pare-pareho tayong pupulitin sa kangkungan. Pero pairali natin malasakit. Marami tayong makikitang paraan. Sabay-sabay natin itong malalampasan.